Hello, good morning. Welcome back to my channel. Ngayon, ipapakita naman natin ang isang napakagandang food processor. Ito siya. May limang function siya. So, pwede kang mag-blend. Mix, blend, chop, puree, and mix. Halina't, samahan niyo ako at titignan natin kung anong laman niya sa loob. Tatanggalin ko lang ito isa-isa at malalaman natin kung ano ang mga kasama niya sa loob ng box. Ito yung manual book niya. Magagamit na ito kung kailangan niya siyang gamitin. So, malaking tulong ito. At ito naman yung book niya. Kung gagawa kayo ng mga cake, pancake. So, ito magagamit nyo to. So, malaking bagay to. So, alisin na natin isa-isa. Ilabas natin to lahat. Ito naman ay adapter siya. Ito naman ay isang blade. So ito magagamit mo siya kung gagawa kayo ng dough. So ito magagamit ko to. Ito naman ay jug niya. So, ito pala ay 2.1 liters. Ito naman ay blender niya kung gusto niyo gumawa ng smoothie. So ito magagamit mo rin siya. At ito naman yung food processor. So, ito maraming bagay kang magagawa dito. So, pwede kang mag-chop ng vegetable. At ito naman yung nagsisimbing motor niya. So, ang bigat nito ay 3.1 kilo. So, medyo may kabigatan siya.
ito na ngayon. So, maganda. So, wala nang laman. So, ngayon, tignan na natin isa-isa kung ano ang function nito. Ito nga palang main motor niya ay 120 watts. I mean 1,200 watts. Bali siya ay 21,000 RPM. Ito, kapag binuksan niyo siya, so ipupush mo lang to rito sa lid niya, makikita niyo naman. So pag pinush mo siya, magbubukas na siya. So ayun na. So siguraduhin niyo lang kapag kayo'y gagawa ng smoothie kung ano man. So unahin niyo siyang tanggalin to, alisin to kasi ito'y napaka talas niya. So gawa to sa stainless stainless blade. So ito ay napakataling. So ito yung una yung aalisin. I-set aside niyo siya para safety kayong gagamit. Ito naman ang food processor niya. So ito, pwede mo siyang tanggalin to. Kung kayo ay maglagay ng onion, potato, carrot, so pwede mo siyang i-blend dito, i-chop. So ito yung gamit niya para isa doon dito para hindi siya naman magtalsikan. Ayun. So, ganun din. Kapag binuksan mo siya, i-unlock mo lang to rito. Kunting ikot. Ayun na. Bukas na siya. At ito yung blade niya. So, siguraduhin nyo lang na talagang hindi kayo mahiwa o masugatan kasi ito napakatalim niya, napakatalas niya. So kapag kayo ginamit nyo, so unahin yung tanggalin yung blade at siyempre ilagay nyo siya sa isang tabi. At bago nyo kunin yung kung ano man yung ginawa nyo, so para napakadaling tanggalin. So kung nandun lang yung blade, either masugatan kayo, so kailangan nyo siyang tanggalin siyempre. Ito namang maliit na to. So kung gagawa kayo ng smoothie, milkshake, kung ano pa man, avocado shake, mango shake, kahit anong shake. So ito yung gagamitin nyo. So ito, yung maliit na rotor na to. So dito mo lang siya talaga gagamitin. So ito lang yun siya. So, ito naman yung nagsisilbing takip niya kapag tapos na kayong gumawa ng smoothie. So, ito siya. Yan. Takip. So, nailalock nyo rin siya. Para lang siyang tumbler. So ito naman, magagamit mo rin to siya kung kayo ay siyempre nag-chop, kung ayaw nyo nang mahirapan mag-chop. So ito,
magagamit mo rin siya. Chop, tsaka ano ba, grinder, yung gagrind. So kung gusto mong mag-grind ng maliliit, so baliktarin mo lang siya, ganyan. So maliliit na yung i-gagrind nyo dito. At ito naman, pag binaliktad nyo siya, bali, chopper siya. So ilagay nyo lang tong adapter. Lagay nyo lang to dito. Ganyan. Ilagay nyo na to. Ayan. So kailangan nyo na siguraduhin na sarado siya, kasi kung hindi siya talaga sarado, hindi siya aandar yung pinaka motor niya. I-click nyo lang siya. Yun. Pagka na-click nyo na siya, siguradong mag-uko na yung pinaka-main motor niya. So ngayon, subukan naman natin. Panda rin. So ito parang material na to ay gawa siya sa isang acrylic, hard acrylic. So ito nga pala, hindi nyo siya pwedeng gamitin na magdurog kayo ng yelo rito, ng ice. So may tendency kasi siyang mabasag. So kapag nabasag to, wala ka nang mabibili. So sayang naman kung ito ay mabasag. So pagka tapos niya siyang gamitin, o kaya gusto niya na siyang hugasan, siyempre tanggalin niyo to para safety kayo. So set aside nyo lang siya. Tapos yun, pwede nyo na siyang hugasan. So ngayon naman, subukan naman natin siyang gamitin. Subukan naman natin siyang i-on. So yung cover naman siya, siguraduhin lang natin na nasa tamang paglagay siya, kasi kung hindi siya lalapat dito at hindi siya siyempre gagana. So ngayon, ganito ang pagkabit niya. Push nyo siya pababa. Ayan. So, subukan na natin. So, ito siya. So, ikutin nyo lang siya para mag-lock. Ayan. So, lock na siya. Ngayon, i-on na natin. Maingay nga lang siya. So ito siya. Kung gusto niyo mo siyang gamitin ng low, medium, high, tsaka push. Ayan. Yeah.
So, napakasimple lang naman siyang gamitin. Napakadali lang. Sundan mo lang yung instruction. So, kapag yung nagawa nyo na, so, gagawa na kayo kung gusto nyo. So, bukan naman natin itong food processor niya. Nakuha ko din. So, kapag gumawa naman kayo ng chopped onion, chopped potato, chopped tomato, so, pwede nyo siyang isa-chop dito ng mabilisan. So, tanggalin nyo lang siya, ishoot nyo lang siya dito. So, isa-isa. Kailangan mas maliit. Dahil siyempre, hindi naman kalakihan yung butas niya rito sa taas. So, kailangan mo pa rin i-chop ng maliliit para paglagay mo rito, diretso siya rito sa baba. So, madali siyang i-chop. So, dito na lang muna. So, sa susunod na video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya gamitin. Gagawa tayo ng kung ano natin gustong gawin. So, pwede tayong gumawa ng empanada, pizza, o kaya kung anpaman, cake. So, pwede mo siya magamit. So, salamat sa papanood, panonood. At siyempre, huwag niyo makalimutang mag-subscribe at mag-likes. Thank you.